tickets for this day, subtracting like fraction with and without regrouping tayo. So without regrouping tayo. So without regrouping, ayan. So without regrouping, madali lang. So subtract the numerator, then copy the denominator. Again na, so without regrouping sa like fraction, subtract the numerator, copy the denominator. Okay. Example tayo. Example tayo for subtracting like fraction. Let's say, naghang ako, wait lang. Okay. Let's say we have 4/8. Say we have 4/8 minus 3/8. Okay, minus 3/8. So subtract the numerator, 4 minus 3 is equals to 1, and copy the denominator, 8. Okay, simple as that. Okay, isa pa, example. Okay, apa, let's say we have 5/6 minus 2/6. Okay. Again, subtract the numerator. 5 minus 2 is equals to 3. Over, copy the denominator. That is 6. 6. Then observe if kayang isimplify. Get the GCF. Kung kaya isimplify, get the GCF or the greatest common factor of 3 and 6. Pwede bang isimplify si 3 over 6 natin? Hindi po. Hindi po o pwede po? Hindi po. Tignan nyo nga kung related. Si 3 at saka si 6, pwede ba siya? Meron ba siyang pareho sa table ng table 3? Pwede. Ano ang common factor nila? 3. Okay, 3 ang common factor. So, pwede nating i-divide ang numerator sa 3 at denominator sa 3 to get the simplified fraction. So, 3 divided by 3 is equals to 3 divided by 3 1. Or yan ha. Okay. And 6 divided by 3 is equals to 2. 2. So 3 6 or 3 over 6 can also express our simplified 1 half. Nakuha. Nakuha po ba? Okay. Opo, isa pa. Ayan na, isa pa. Yung merong pag-simplify. Okay. Let's say we have 8/10 minus 4/10. Okay, anong gagawin ulit natin? Subtract the numerator, 8 minus 4 is equals to 4. Ano ang denominator natin? 10. 10. Very good. And then, observe kung pwedeng isimplify ang 4 at saka 10. Yung ating numerator at denominator, meron ba silang GCF or greatest common factor?
Butter. Meron po. Ano po ang greatest common factor? Ano ang factor ng 4? 2. 1 times 4 and 2 times 2. Okay, 1 times 4 tsaka 2 times 2. Ano naman ang factor ng 10? 2 times 5. 2 times 10 at tsaka 1 times 10. Okay, 2 times 5 at tsaka 1 times 10. Ano ang common factor nila? 5. 5 ba o 2? 2. 2. Okay, very good. I-divide ang both numerator and denominator sa 2. Okay. 4 divided by 2 is equals to 2. 2. 4. 2. Okay. 10 divided by 2 is equals to 5. 5. 5. So, to simplify, 4 over 10 is 2/5 or 2 over 5. Okay. Nakuha na to? Nakuha na? Okay. Punta tayo sa medyo mahirap na part. Medyo lang. Level up tayo kasi subtraction tayo with regrouping naman. Okay. Subtraction tayo with regrouping naman. Okay. To subtract, ayan. Sige. Share screen si teacher. To subtract like fraction with regrouping, this is the procedure. Okay. So, regroup the first number by cutting one whole into fraction part. Ibig sabihin, kung may mixed number yung nauna, yung ating minuend, hihiram tayo doon ng isa at gagawin nating fraction. Okay? Subtract. Then, add doon sa ating fractional part. Then, subtract the fraction. Rename with the common denominator. Kung pareho sila ng denominator, copy the denominator. Then, subtract the numerator. Okay. Paano kung ganito? Okay. Let's say, sige, ito na lang tayo sa ating whiteboard. Let's say we have 2 and 2/5 minus 3/5. Okay. Kids, tingin. Si 3 minus, si 2 minus 3 ba pwede? Hindi po. So, ano ang gagawin natin? Since na mixed number yung ating minuend, hihiram tayo ng isa sa ating whole number. Okay. So, paano tayo manghihiram? Hihiram tayo ng isa. So, si 2 magiging 1. Magbabracket muna ako ha. Okay. So, anong gagawin natin sa isa? Gagawin nating fraction. So, to make the fraction, tignan nyo si denominator natin. Ano denominator natin? 5. So, yun yung gawin natin na numerator ng ating hiniram na fraction. At gagawin din nating denominator. Because sa fraction, ang 5 over 5 is equal to what? 1. Nagkakaintindihan? Consider as one whole. Pag pareho ang numerator at denominator natin, it means it's 1. Okay? Nagkakaintindihan? So pag 5, 5, 4, 4, 2 over 2, 1 over 1, 6 over 6, ibig sabihin, one whole yon. Okay? Nagkakaintindihan? Okay. Yung madali so, pala, Peter. Makinig muna. Okay. Plus, ia-add natin dun sa fraction natin kasi nga nang hiram tayo. 2 over 5. Okay. Bracket ulit. Minus 3/5.
Okay. Equals. Okay. Susundan na, wala mo nang mag-unmute. Okay. Punta na tayo sa procedure natin. Next procedure natin. 1, 5 plus 2 is equals to 7. Ang denominator pa rin natin, 5, kasi same fraction or like fraction siya, minus, kunin natin yung 3/5. Okay. Now, pwede na tayo mag-subtract. Tama ba? Pwede na. Water. Kasi malaki na yung ating, or malaki na yung number, greater number na yung ating subtrahend kesa sa minuend natin. Okay, 1. Tingnan. Muna, kung merong ding whole number sa kabila. Meron bang whole number sa ating sub, sa ating minuend? Wala. So, 1 pa rin si fraction natin, si ating mixed number, si whole number. So, 1 minus 0, that is 1. A fraction bar, denominator ay 5. Then, proceed sa ating subtraction. 7 minus 3 is equals to 4. 4. Okay. So, our answer for 2 and 2/5 minus 3/5 is 1 and 4/5. Ang galing, di ba? Nakuha ba? Hindi pa na-gets? Isa pa. Okay. Isa pa. Siyempre, hindi naman makukuha ka agad eh. Okay, isa pa. Let's say, we have 3 and 1/10 minus, okay, 6 and 6/10 minus 6/10. Okay. Tingnan, kids. Si 1 minus 6 ba pwede? Hindi. Okay. Hindi. So let's regroup. Manghiram tayo sa ating whole number kay 3. So hiram tayo, bawasan natin ng isa, magiging 2. Okay, magbabracket tayo kasi sa fraction natin. Nanghiram tayo ng isa, yung isa natin, yung 1 natin, okay, gagawin nating fraction. So ano ang denominator natin? Ano ang denominator? Denominator natin, 1 o 10? 10. 10 pala po. 10. 10. So, since na 10 ang denominator natin, ano ang magiging numerator natin para maging 1 whole siya? Sa fraction. 10 din po. 10 din po. Ayan. Same number. 10 over 10 is equals to 1 whole. Ayan, ginawa lang natin fraction yung 1 natin. Okay. So, i-add natin doon sa ating minuend. Okay, so 1 over 10 bracket minus 6/10. Okay. Pagsamahin muna natin to. Equals 2. Okay, huwag kakalimutan si whole number kasi part yan ni fraction. 10 plus 1 is equals to 10 plus 1. 11. 11. Ano ang denominator natin? 10. 10. Pansin nyo, kids. Tingnan nyo. Pansin nyo, kids. Si 11 over 10, di ba, naging improper fraction? Di ba? So, ginawa natin improper fraction para masubtract natin si 6 over 10. Okay, minus 6 over 10. Okay, equals. Si 2, meron bang pwedeng mag-subtract sa kanya sa ating sa ating subtrahend? Wala. Meron po. Ba? Wala. So, parang 2 minus 0 lang din yan. So, it is 2. Okay. Now, let's subtract 11
minus 6 is equals to 11 minus 6? 5 over 10. 10. Very good. 5 over 10. Or, bakit naging or? Si 5 at saka si 10 ba ay related para ma-simplified? Potter. Opo. Okay, ano ang common factor nila? 5. 5. Very good. Mabilis na. Bumibilis sa greatest common factor. 5. I-divide natin pareho sa 5. Okay. Huwag kakalimutan si whole number. Isama 2 over, ayan yung ating fraction bar. 5 divided by 5 is equals to 1. 1. 10 divided by 5 is equals to 2. 2. So to simplify, 2 and 5 tenths is equals to 2 and 1 half. Nakuha na? Butter. Nakuha na. Isa pa para mas maganda. Okay. Isa pa, syempre, paulit-ulit. Pag nauulit-ulit natin, naiintindihan, di ba? Okay. Let's say we have 4 and 2 eighths. Or, sige, palitan natin, 2 7. Okay. Minus 3 7. Okay. Ayan. Ano yung una natin gagawin? Analyze natin. Pwede bang isubtract ang 2 sa 3? Bawal. Hindi po kaya. So ano ang gagawin natin? Manghihiram tayo kay? 4. Kay 4. So si 4 magiging? 3. 3. Maglalagay ako ng bracket, ng close bracket. Ayan. ng open bracket. So ano ang magiging, ano ang gagawin natin dun sa 1? Gagawin nating fraction. So ano ang fraction natin? 7 ang denominator natin. Ano ang numerator natin? 7. 7. Ano ang denominator? 7. 7 also. Okay. Ia-add natin kanino? Sa 3, 7 o kay 2, 7? 2, 7. Very good. 2, 7. Kay 2, 7. Okay. 2, 7. Okay. Close bracket. Minus 3, 7. Okay. Equals. Isasama pa rin si 3. Huwag kakalimutan. 7 plus 2 is equals to 9. 9 over 7. 7 minus, ayan, nawala na to. Nandito na tayo, minus 3, 7. Okay. Proceed. 3, kasi wala namang whole number sa kabila. Ayan. Parang 3 minus 0 din siya. So, 9 minus 3 is equals to 6. Very good. Over 7. Very good. Analyze. Si 6, 7 ba? Pwede pa bang isimplified? Pwede pa ba? Wala na. So, final answer na natin iyan. Si 3 and 6, 7. Nakuha. Nakuha na. Okay. Isa pa. Potter. Okay. Isa pa. Lagyan naman natin pareho ang whole number. Oh, wait lang po. Josh Nathan. Okay. Ah, yung parehong whole number. Okay. Let's say we have 5 and 2 ninths minus 1 and 5 ninths. O, tingin dito. Okay. Lapit ko lang ng konti. 1 and 5 ninths. Okay. Pwede bang
i-subtract si 2 minus 5. 2 minus 5, pwede ba? Hindi po. Hiram muna tayo kay 5. Okay, si 5 magiging 4. Bracket. Okay. 2. Ay, sorry. Ano ang numerator natin? Doon sa atin? Hiniram? Para maging fraction? 9. Denominator? 9. Plus 2 ninths. Okay. Bracket. Minus 1 and 5. 9. Okay. Ayusin natin. 4. 9 plus 2 is equals to 11. 11 over 9. Minus 1 and 5 ninths. Since pareho silang may whole number, i-subtract muna natin yung whole number. Gaya dun sa mixed number natin sa addition, inuuna natin i-add yung whole number. Dito naman, uunahin natin i-subtract yung whole number. 4 minus 1 is equals to 5. 4 minus 1. 3. Ala. It's 3. Fraction bar. 11 minus 5. 11 minus 5. 6. 6 over 9. 9. Observe. Pwede ba nating i-simplify si 6 at saka si 9? Opo. Opo. Ano ang common factor? 9. Nasa ang table sila pareho, si 6 at saka si 9. Nasaan? Lakasan? Three. Sa 3. Okay. Sa three. Si 3, si whole number natin, huwag natin kakalimutan. Okay, whole number natin yan. So, isulat na kagad si 3 bago mag-simplify. Then, fraction bar. Okay, 6. Dahil sabi nyo, pareho sila sa 3. Ayan, pareho ang common factor nila ay 3. I-divide natin parehong 3, ang numerator at denominator. Okay, 6 divided by 3 is equals to? 2. 2. And 3 divided, 9 divided by 3 is equals to? 3. 3. So our final answer is, or simplified answer is, 3 and 2 thirds. Nakuha? Nakuha na? Butter. Okay, don't worry. Nakuha na. Okay.